Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aituki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Huwag po kayong pa-pressure. Alam ko po maraming kukontra sa inyo pag sinimulan nyo yan. Marami pong mga magwuwelga pa. Tigasan nyo po, no? Kasi tigasan na ng pangalan ninyo ang paninindigan nyo. Okay. Ito naman po ang sagot. Sumagot na po si Congressman Manuel. Ang nais ni Senator Bato ay hindi imbestigasyon, kundi witch hunt laban sa mga kabataang nag-isip at mapagbantay sa mga programa ng gobyerno. Nakita niyo po style nila? Hindi pa po nagaganap yung imbestigasyon. Inaakusahan na kagad nila na hindi naman imbestigasyon yung gagawin niyan. Witch hunt. Nagsimula na ba imbestigasyon sa'yo? Paano mo nalaman na witch hunt lang? Kung mayroong imbestigasyon na dapat matuloy at mabilis na umusad, ito ang imbestigasyon sa lahat ng mga nagpasimuno na madugong gera kontra droga, Rodrigo Duterte, Bato de la Rosa at iba pa. Matagal na po, wala lang kayong sinasampang reklamo. Sa ICC lang kayo nagreklamo. Kaya walang, alam niyo po, sa totoo lang, itong mga tao na to, kabats niya, nahuli, na si, anong pangalan nun? Oh, kabats mo yun eh. Yung nagsabi na ikaw, kasama siya, nagre-recruit kayo. Ngayon po nalalantad yung mga sinasabi ni BP Sara. Senior high school, nare-recruit na. No? Wala tayong gustong gawin kasi gusto natin pagbigyan yung makabayan black. Nasa tamang direksyon lagi yung mga Duterte. Yung confidential fund, hindi naman nila napatunayan na binubulsa ni Sara Duterte. Pero bakit gustong ipatanggal? Kasi nga, ginagamit to laban dito kala Manuel, sa mga recruiter. Eh, hindi na sila makakapag-recruit. Pag tinuloy-tuloy ni BP Sara yung kanyang ginagawa. Ayun ang ayaw nila. At dahil may unholy alliance, kung natuloy yun mga kaibigan, malamang sa malamang, madudurog yung mga makabayan black mga kaibigan. At lalo sila mabibisto. Di ba? Kung ano yung mga tinatago ng mga kamatayan black na yan. Si Martin, dyan sa HOR, wala, nakita niyo po ba? Ang laging kapicture, ito naman, si Lagman naman. Okay. Alam po ninyo, ito, punta tayo rito, no? Yan, yung mga ganyan, sasabihin niyo lang, witch hunt. Matagal na namin naririnig yung witch hunt na yan. Red tagging, witch hunt. Mga kasama mo na nagsasabi, no? Sasabihin niyo lang, red tagging, ligtas na kayo. Alam niyo po, matagal na tayong pinaiikot ng mga ito. Ang tingin nila sa atin, mga bugok lahat eh. Ginagamit ang Kongreso para sa kanila. No? Ginagamit ang Kongreso, yung lalong-lalo na yung HOR, para lahat ng mga kalaban nila, katulad ni Vice President Sara Duterte, gipitin. Hindi na dapat sumama ang loob natin dyan sa HOR na yan. Dapat palaban ng mga Duterte. Dami-dami natin, 32 million tayo. Baka nakakalimutan lang ng mga to. Papaalala lang natin sa kanila. 30 million po ang supporter ni Sara Duterte. No? Kahit po sinasabi niyong malayo pa yung 2028, dapat maging aktibo po tayo dito po sa mga taong nanggigipit na to kay Sara Duterte. Tandaan na po natin yan. Huwag na po nating iboto yan. Yan pong mga congressman nakasabwat diyan sa mga panggigipit na yan. Tama. Yung kilalanin nyo ng mga kaibigan niya mga yan. Yung mga nangipit kay Vice President Inday Sara, mga kaibigan. Sa susunod na eleksyon, excuse, alam nyo na ang gagawin nyo mga kaibigan. Huwag nyo nang iboto, huwag nyo nang pa-open sa gobyerno yung mga yan. Nagigigilaw sa kanila. Punang gayahin. Gagayahin ko sana yung boses ni Kimbo. Puta.
May sakula. May sakula. Mukha wala na naman ako ng boses. Ayoko nang gayay. Okay. Ito na naman, no? SMNI. Ako, napakaliit na issue po para imbestigahan ninyo ng pera ng taong bayan ang gamit ninyo. Napakaliit na issue. Ang gusto nyo lang sabihin, mali yung 1.8. Nag-sorry na. Dapat pinag-sorry nyo na lang. Tatanggalin nyo kagad yung prangkisa. Wala namang katuturan. Parang ABS-CBN ba yan? May mga paglabag ba sa tax? May mga paglabag ba ng kung ano-ano? Ang ABS-CBN po, napakalayo ng usapin sa SMNI. Huwag nyo pong itulad. Tama. May isang anchor. Palagay na nating mali. Humingi na nga ng tawad. 1.8 sinabi niya, ginastos ni Martin. Sabi niyo, hindi. Ito lang ang ginastos ng aming speaker. O, di tapos na. Ay, hindi. Kinakailangan natin imbestigahan to para yung prangkisa nila kung karapat dapat pambigyan. Lahat ng usapin, maliliit. Patol kayo, pinalalaki ninyo. Real talk po yan. Maliliit na usapin, pinalalaki ninyo. ICC, nagsalita na Pangulo dati. Hindi ko na alam kung bakit tumahimik na naman ngayon. Pag-aaralan na lang daw. Nagsalita na si Soljen Minandro. Ano ba pa apelyido ng Minandro? Galvez. Minandro Guevara, nagsalita na walang jurisdiction. Ano pa bang ano pa hindi niyo maunawaan? Nagsalita na DOJ. Ano pa po? Mga representative, mga taga-house, matatalino po kayo, kaya po kayo congressman. Ano po ang hindi nyo nauunawaan dun? Sinabi na po ni Guevara na walang jurisdiction. Sinabi na po ng DOJ, walang jurisdiction. Ano pa po ang kinakailangan nyo? Naipasa nyo pa rin. Okay lang yan, ipasa nyo na naipasa. Ano pa? Wala namang katuturan. Pag-usapan na lang ng pag-usapan para yung ibang mga dapat usapin, wag nang pag-usapan. Sa totoo lang po, no? Yung pagpapapasok ng ICC, given na kagad na may kasalanan si Duterte kaya tayo papapasok, ang tanong, meron masama po ba ang war on drugs? Tapatin na natin mga kapatid, wag na tayo magbulahan. Para sa akin mga kaibigan, ano, ang war on drugs, ang laking tulong mga kaibigan dito sa Pilipinas. Number one sa mga adik, mga kaibigan. Tapos sa alsada, mga kaibigan, nagkakaroon ng takot yung mga gumagamit ng droga, mga kaibigan. Kumbaga, karamihan sa kanila nagkakaroon ng phobia para mahuli or mamatay. Minsan yung iba, mga kaibigan, kusa na silang sumosurrender kasi ayaw nilang mamatay, mga kaibigan. Diba? Saan nagbabago sila, mga kaibigan? Pag merong war on drugs, yung mga adik, nagbabago na sila. Diba? May mga namatay po sa war on drugs. Tama po. Ang tanong, masama po ba ang war on drugs? Yung mga namamatay, mga kaibigan, yun yung mga pasaway ng mga kaibigan. Sabihin natin, bawal na nga lang. Tapos ginagawa pa nila. Hindi po ba? Kung ba kasalanan din nila, mga kaibigan, kung bakit sila namamatay. Yun yun. Tapos sisihin nila yung gobyerno. Ano ba naman yan? Pinagbabawal na nga Gagawin pa. Yung po bang ginagawa ng mga sundalo laban po sa mga NPA? Masama rin po ba? May mga namatay po bang NPA? Meron po. Masama po ba yung ginagawa ng sundalo? Dahil may napapatay na NPA? Talaga po ba kayong mamamayang Pilipino? Tayo pong mga Pilipino. Talaga po bang natakot tayo na nag-war on drugs? Talagang wala natuwa sa atin? Talaga bang ang war on drugs sa atin ay sinumpa ng mga Pilipino? Talaga bang ang war on drugs talagang isinumpa natin? Nagkagulo ba ang Pilipinas dahil sa war on drugs o kabaliktaran? Hindi ba nagkaroon tayo ng kapayapaan dahil sa war on drugs? Hindi ba nung naglunsad ng war on drugs, natuwa ang mga Pilipino na wala yung mga addictions, natakot? Bakit po pinasasama ninyo ang war on drugs? Kailan po naging masama ang war on drugs? Ibalik po natin yung usapan dito. Hindi po masama ang war on drugs. Ito po ang nagpatahimik sa Pilipinas. Totoo yan. Ibalik po natin, totoo po ba? Nabuhat nung nag-war on drugs, nagtago na tayong lahat mga Pilipino? Grabe naman. Ang nagtago lang nun talaga ng mga kaibigan, yung mga addict nun, yung mga pusher, di po ba?
O nabawasan. Pero pag wala kang kinalaman sa mga drugs, mga kaibigan, safe na safe ka, di ba? Sa ng krimen. Tumahimik ang Pilipinas. Pwede na ulit tayong maglakad ng gabi. Bakit po yung magagandang proyekto ni Tatay Digong sinisiraan nyo lahat ngayon? Ang naninira po kay Tatay Digong yung mga pinalitan niya sa tungkulin, yung mga dilawan at mga kakamping. Di ba? Yan po ang naninira kay Tatay Digong ngayon. At saka yung mga tao ngayon sa pamahalaan. Bakit? Simple lang. Kung wala kayong magagawang proyekto katulad ni Tatay Digong, ang tanging gawin nyo, o yan, magsalita kayo lahat ng mga ano, mga vlogger, sige, siraan nyo. Siraan nyo lahat. Pasasamain nyo na lang si Tatay Digong kasi hindi nyo kayang ituloy yung kanyang mga ginawa. Pasamain na lang natin. Katulad ng pagpapasama ng mga dilawan sa tatay ni Pangulong Marcos. Pinasama ng pinasama yung martial law hanggang sa sumama na... Sino po yung mga galit na galit sa martial law? Yung mga hindi po umabot sa martial law. Ang problema, umabot tayo lahat eh. Sa war on drugs eh. Naranasan natin lahat yung war on drugs. At natuwa tayo. Doon ako nasasaktan eh. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.